For today's video nga ay ang gagawin natin sa gabing ito ay pumunta tayo ng Sukwakip upang ipasyal ang dalawang napakabait at hindi masyadong makulit na bata na si Hopi at si Isaac. At hindi ko akalain na talagang kahit normal days dito sa Sukwakip ngayon ay medyo marami ng tao. Siguro kasi nag-umpisa na ang Asian Gap. Tara, samahan nyo kami. So for today's video nga ay pumunta nga kami dito sa Sukwakip. Sa mga hindi nakakaalam, itong Sukwakip na to ay isang lugar na kung saan dito yung mga lumang sabihin nating pamilihan ng mga Katari. At kung saan napakaganda dito lalo na sa mga gayong oras dahil medyo malamig na at kaya naman napakasarap din kumain dito. Yung paborito nila rito local or sabi nating Arabic crepe. Siyempre hindi na mawawala itong Turkish na ice cream na ito na bago ka makakain ay sasakit ang ulo mo muna o sabihin natin mapipikon ka muna. Kanina yung nakita ako medyo napikon na yung ate pero masaya pa rin kasi that's the part of the how they give this Turkish ice cream. At eto nga nagpaluto tayo kay ate itong Arabic crepe na masarap kasi nalagyan mo ng ilalagyan nila ng cheese, itlog, or kaya naman Nutella na gustong-gusto ni Hopi. At sa mga hindi nakakaalam, dito sa Middle East, gustong-gusto ng mga Arabo ang kumain o sabihin natin magkape o magtsaa sa labas. Kaya naman makikita nyo dito sa mga ganitong lugar dito ay napakaraming tao. And we are trying na syempre hindi natin kuhalan yung mga naka-item kasi medyo conservative sila. Kaya kung kayo mamasyal dito, ingatan nyo. At dito nga pala kami kumain dito sa The Rice and the Noodles House, sa isa sa mga Asian restaurant dito sa bandang Sukwakip. Well, nag-iisa lang ito na ganito na Asian. Then the rest na puro mga Arabic na. Kaya naman maraming kumakain dito ng mga Filipino. At eto nga, marami naming in order. Medyo natakam kami kasi dahil mukhang masarap naman dito. And the good thing about that, sa mga hindi nakakaalam, pwede kang gumabi dito ng Urban Point or My Book. At eto na nga kami yung unang in order, ang Pad Thai. Wow, ang sarap. At isang beef, I don't know what is that. At syaka merong sushi din. At itong tom yum na kapambira si Hopi, medyo nang unang tinikman niya ay hindi niya gusto pero nalumaon. Alam mo naman, yun na, sa pagkakataon na ito si Hopi ay gustong kumain sa harap ng camera. Alam mo na kung kanino nagmana. At this part naman tinikman ko at talagang sarap na sarap kami ni Wild dito sa tom yum nila na talagang boom na boom. At yung kanilang sushi din, we tried this fried sushi na talagang ang sarap. To be honest, hindi pa kami masyadong tatry ng ibang pagkain or isang ibang restaurant dito sa lugar na ito. And the last time na pumunta kami ay ito rin ang aming kinain. Kasi minsan, syempre nagsasawa na rin tayo sa mga Arabic food. Pero ito lang yung napakasarap. At sa pagkakataon na ito, sinishare ko dito sa vlog na ito. Dahil merong isang Pilipina dito na nakaka-proud kasi napakabait niya. At alam mo yung tiyatawag na customer service, siya lang ang nag-iisa. O sabihin natin, isa sa mga employee of the year. Ewan ko kung katulad ko kayo na talaga na-appreciate ko yung mga kababayan natin na napakagaling, mga magasikaso at pagdating sa customer service ay talaga namang boom na boom. Muli nga pala, pwede kayong kumain dito at baka naghahanap kayo ng mga medyo Asian food dito. Muli yan sa The Rice and the Noodles dito sa bandang dulo sa Sukwakip. Maganda yung kanilang interior design at medyo aesthetic. Ay nako, sige hanggang dito na lang. Bye! God bless you!